before, no, mababa yung tingin nila sa insurance agent. No, parang, ay, hindi ka lang ng insurance lang, no? But then when this pandemic happens, no, financial advisors are the relevant people who can explain to you the value of life insurance. I am Jamie Villardo and I am a full-time financial advisor for Life Routine. Being a financial advisor before the pandemic happens, we had this usual training to sharpen our saw. It's really a physical business, no, na talagang kailangan humarap ka sa clients. So, let's say it's a Monday. No, Monday is our branch meeting. So, usually, gigising na ako ng mga 6 a.m. 7 a.m. I need to go to Makati office na for our meeting until 12 o'clock. And then afternoon, we will have lunch with my colleagues, no, with my co-financial advisors, with my teammates. So whenever I came back from travel, lagi kong minimit yung clients ko to hand over small token lang naman from my previous travel. Kasi I believe, no, yung pagiging financial advisor, hindi siya natatapos when you close the sale. Kasi you will become part of the family. Whatever happens to that client of yours, alam ng family kung sino yung tatakbuhan nila. We have this incentive of travel. Doon talaga, kumbaga, ipagmamalaki ko yung company kasi they really give us opportunity talaga to travel. Not just local, but international. Actually, nag-Malaysia pa ako. I've been to Penang, Malaysia. I've been to South Korea, no? Those are the travel incentives I needed before the pandemic happens. So, after mangyari nung pandemic, no, we are all in awe, no, in shock na ito, lockdown tayo, and even the companies are not that prepared. So nandun kami sa adjustment period talaga. I myself nandun sa adjustment period talaga na anong gagawin since hindi ka pwedeng lumabas to meet your clients. So siguro nung start medyo naglilo ka setting up appointments, no, yun yung sinasabi namin na nagpahinga. Literally, kasi you don't know what to do pa eh. No? Kasi nga, parang lahat bago, lahat in transition pa kung paano yung gagawin. So yan, yung unang-una, yung sarili mo. No? Kasi syempre, andun ka lang sa bahay, no? The comfort of your home. Nandun yung ano, yung lagi kang idle ng oras mo. Kasi nga, hawak mo lang siya. So, minsan na yan, nagkakatamaran. Kung naligo ka ba, ganyan, no? At the same time, kung tututbrush ka. So, how I overcome it is, yun, gumagawa ako ng checklist at night. Nililista ko yung mga to-dos ko for the next day. Mas nararamdaman kong productive ako pag may natatapos ako na task within the day. Pangalawa is the stable connection of internet, of course. Kasi, alam naman natin na hindi ganun kabilis ang internet connection sa Pilipinas. No? So, may mga times din na talagang nagka-client meeting ka. Tapos, sa end client, eh, hindi rin ganun kalakas yung connection niya. So, may mga times na ilang beses mo nang inulit yung pinipresent mo sa kanya. So, labanan lang ng matatag na lalamunan ko. So, meron kami sa team na ginagawa na 8 a.m. club. And meron din kami recently lang yung 21 days challenge na ginawa namin na you really need to wake up at 8 a.m. And pag-meeting ka na ng meeting yun. And then, at the end of the day, kailangan meron kang na-accomplish na prospecting, no, at least 50 different people a day. So yun, isa rin yun sana parang nakapagbalik ng momentum ko. That 21 day challenge. So, for me, this is not a job. This is a career. This is a mission. Ako, ang personal mantra ko is mission over commission. Yung mga tinanim ko na before, like yung mga clients ko before, na-instill ko sa kanila yung proper way of saving, proper way of investing, ito, hina-harvest na nila. Eh ngayon, some of my clients are earning their funds, no, because of their investment. So ngayon, mas na-appreciate ko yung career ko, yung mission ko in this time of pandemic. Not because marami kang benta kasi natakot yung mga tao, no? But more importantly is, nabigay mo
yung halaga ng life insurance sa kanila. Naturo mo yung proper way of financial planning. Mas naiintindihan nila. Not out of fear, no? But because of value.